Dengvaksha, Tokhang, Kowaranto, Federalismo, Trade, Fake News. Ilan lamang ito sa mga salitang sumikat ngayong taong 2018. Sa balita man o sa social media posts, laging ginagamit ang mga salitang ito kakabit ng mga napapanahong issue at diskusyon sa lipunan. Ano nga kaya ang alam ng mga Pinoy na kahulugan ng mga salitang ito? Ang pagkakaintindi sa tukang salitang Bisaya, and salitang tukang pagkasabahay, kinakatok. Para sa akin po, ang Dengvaksha ay yun po yung propose sana ng ating gobyerno na solusyon para hindi na magkaroon ng dengue outbreaks. Hindi siya naging ganon ka-effective. Kaya lagi po natin questionin, lagi po natin tignan yung processes na ginawa ng ating government projects kasi minsan medyo unprepared pa rin talaga yung ating government. Thank you very much, candidate number one. How about train law? Alam niyo yung train law? Ay, tungkol sa ano yata yun? Sa tax? Sa? Yung sa tax. Anong gagawin sa tax? Yung mga employees, binawasan yung tax nila. Pero? Kaya napunta rin sa mga commodities. Ay, very good si ate. Sa kumpirensyang Sawikaan 2018, pinagbotohan ng mga kinatawan ng Filipinas Institute of Translation Incorporated, ng Komisyon sa Wikang Filipino at ng UP Dilima ng Salita ng Taon. Nominado ang mga salitang Dengvaksha, Kowaranto, Federalismo, Foodie, Dilawan, Train, Fake News, DDS, Troll, Tokhang at Resibo. Noong mga nakaraang taon, nanalo ang mga salitang Canvas, Weteng, Lobat, Miscall, Jejemon, Wangwang, Selfie at Photobomb. At ang nagwagi ngayong taon, ang salitang Tukhang. Napakalawak ng kahulugan ng Tukhang mula nang ito ay maisip ni Bato de la Rosa noong 2012 hanggang sa kasalukuyang ginagamit ito. Pero sa ngayon ay nagkaroon ito ng napakaraming kahulugan para sa napakaraming uri ng tao. Sila man ay pro Duterte o at lalo na ng mga tumututol sa human rights violations ng rehimeng ito. Idinaraos ang Sawikaan para sa mas malalim na diskusyon sa kahulugan ng mga salitang nominado. Sa pamamagitan ng Sawikaan ay maging mas conscious ang mga tao sa ating wika. Kasi yung wika, ginagamit natin araw-araw at hindi natin pinapansin kung paano natin ginagamit. Inyo? Bahagi yan ang ating karunungan. Athena Imperial, GMA News.